ko na kami ay aakusahan ng kung ano-ano, ipaguguluhan na po kami sa Office of the Ombudsman. Nasaan ba ito? Na wala naman kami. We want the public to know na wala pong kalokohan dito sa plea bargaining agreement na ito. Pagkatapos ng 5 taon at 3 buwang panunungkulan, mga alegasyon na nagpatong-patong ang mga kasong di niya inaksyonan. There will be findings, and as head of the Office of the Ombudsman, I don't want to preempt the findings or whatever. At isang naunsyaming impeachment complaint laban sa Tanod Bayan. At ang ating pong mga mambabatas ay inihalal na ating mga kababayan upang gumawa ng batas. Kaya iwanan niyo po sa investigador at prosecutor ang pagtingin ng ebidensya. Nag-iba na raw ang ihip ng hangin para kay Merceditas Gutierrez. The committee finds the existence of probable cause to impeach Merceditas Gutierrez as ombudsman for betrayal of public trust on the second complaint based on the 3 allegations stated there. Sa napipintong pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya, nakamakailan lang ay binasbasan na rin ng Korte Suprema, tila tagilid raw ang lagay ng kauna-unahang babaeng ombudsman. Dapat naman talaga matagal nang wala sa pwesto si Ombudsman Mercy Gutierrez, 'di ba? Imagine mo nila kung gaano karaming mga kaso ng gobyerno inupuan niya lang at wala nangyari. Sinasabi niya, ano ba ibig sabihin ng probable cause? Sinasabi ng lawyers niya. Wala namang sinasabi na nagkapera siya rito eh. Wala namang nagsabi na meron siyang ginawang ano, except simply omission eh. Meron nang hindi siya na ano. If there's anything that's really strong for me, yung siguro sa fertilizer scam siguro malakas. Pinayagan na ng ating kataas-taasang hukuman sa botong 752, no? Na tumuloy na itong impeachment proceeding. Dito maliwanag, no, na talagang hindi Arroyo Court 'yan. Walang bagong argument na ipinakita si Ombudsman Gutierrez. Wala nang dahilan talaga para pigilan yung impeachment. And we leave it to the House to proceed with their decision to continue with the impeachment proceedings against the Ombudsman. Pag makalusot si Gutierrez dito, yung campaign against graft and corruption, ibig sabihin nun, kayang lusutan. Merong ibang factors at play. Ngayong gabi, tatalakayin ng Diyorno ang lumalaking alingasngas sa Supreme Court na nagsimula sa kasong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kahit na ayaw mo mag-suspect, mag-suspect ka na. Kasama ang 2 komentarista at 2 reporter na sumunod sa buong istorya. Ngayong may go signal na mula sa Korte Suprema, mamadali na raw ng Kongreso ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ating silipin ang mga kaganapan at ang mga inaasahan pang mangyari, pati ang mga implikasyon nito sa pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Katingkatina talaga ako at gigil na gigil na nga ako na sana ay magbitaw na siya sa pwesto. The committee finds the existence of probable cause to impeach Merceditas Gutierrez as ombudsman for betrayal of public trust on the second complaint based on the 3 allegations stated therein. Pagkatapos madiskaril ng ilang buwan, para ngayong isang sasakyang walang preno ang House Committee on Justice sa pagdinig sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pagkaraan ng ilang hearing na inisnab ng ombudsman, pumasa sa komite ang reklamo sa botong 39-9. Binigyan na rin ng basbas ng Korte Suprema ang proseso noong nakaraang Martes.
Inaasahang magiging mainit ang debate sa Kongresong dahil isasalang at pagbobotohan na sa plenary ang pagpapatalsik sa pwesto kay Ombudsman Gutierrez na kailangan ding sang-ayunan ng Senado bago tuluyang maipatupad. Sa bilis at naging takbo ng mga pangyayari, kahit ang media nagulat. There's this perception nga na maaari siyang kampihan ng Supreme Court, no? So, parang inisip din namin na pwedeng aabot din dito, pero parang not as fast as we all saw in television. Ang ilang komentarista naman, nakahinga ng maluwag sa mabilisang aksyon ng Kongreso ukol sa kaso. Yan talagang kating-kati na talaga ako at gigil na nga ako na sana ay magbitaw na siya sa pwesto. Isa ang youth leader at kolumnista ng Abante na si Harvey Ke sa mga nagngit-ngit sa inis nang maglabas ang Supreme Court ng status quo ante o SQA noong Setyembre na pansamantalang pumipigil sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Gutierrez. The proper approach is to wait for tumakbo kasi sa kataas-taasang hukuman si Ombudsman Gutierrez para ipaglaban ang kanyang pwesto. Labag daw sa saligang batas ang pagdinig ng dalawang impeachment complaint na isinampa laban sa kanya sa loob ng isang taon. Well, nagulat ako doon na talagang ganun ba kabilis at ganun ba kagaling ating mga justices sa Supreme Court na wala pang isang araw, kaya mo na magdesisyon. Walo ang mahistradong bumoto sa SQA, samantalang tatlo ang bumoto na ituloy ang impeachment hearing. Nitong Pebrero, nalantad ang dahilan ng tatlong associate justices. Ang nag-deset, sila Associate Justice Conchita Carpio Morales, Antonio Carpio, tsaka si Justice Maria Lourdes Sereno. Ang dahilan nila is kailangan pa nilang basahin ng husto yung petition, 60-page petition ni Ombudsman Gutierrez. Tinatanong kasi si Marquez ng media. Tapos na raw ang botohan nang matanggap ni na Associate Justices Antonio Carpio at Lourdes Sereno ang petition ni Gutierrez sa Korte Suprema. Nagpalabas sila ng letter saying na natanggap nila yung kanilang copy ng petition the day after ng en banc, which is September 15. Pero ang sinasabi sa amin ni Maydas Marquez na tagapagsalita ng Supreme Court na madalas humaharap sa amin, na hindi, natanggap nila yan September 14 morning. Kwento ni Cabial, sinabi ni Marquez na bukod sa kopya ng petisyon, mayroon ding naihandang synopsis ng kaso si Justice Presbyterio Velasco at nagkaroon pa ng deliberation kung saan pinag-usapan ang mga detalye ng petisyon bago ito napagbotohan. Ang tinumbok ng sulat ni Justice Carpio, ang mga di umano'y maling pahayag ni Marquez sa media. Hiniling ng mahistrado na itama ng Supreme Court spokesman ang mga sinabi nitong nabasa ng lahat ng mga hukomang petisyon bago nag-unbank session. Hiwalay namang sumulat si Justice Sereno na nagsabing huli na rin niya nakuha ang kopya ng petisyon. Lumabas ang istorya tungkol sa mga kontrobersyal na sulat kamakailan lamang matapos magbanta si Congressman Rudy Fariñas na sasampahan ng impeachment complaint ang mga mahistradong sumang-ayon sa SQA dahil hindi raw nito nabasa ang petisyon ni Gutierrez bago bumoto. Malinaw kay Fritzy Cabial, reporter ng TV5 sa Supreme Court, ang implikasyon nito. Kung ikaw, ordinaryong tao ka, mapapaisip ka, ano ibig mo sabihin, nag-decide kayo nang hindi nyo nababasa yung petition? So parang may something. Ang di umano'y mabilis na pagsaklolo ng Korte Suprema sa Ombudsman, lalong nagpaigting sa mga bulong-bulungan na hanggang ngayon, tila hawak sa liig ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang kataas-taasang hukuman. Sa 15 miyembro ng Supreme Court, tanging si Justice Sereno lang ang hindi itinalaga ni Pangulong Arroyo. Itinanggi ng Supreme Court ang mga paratang ni Fariñas. Sa reklamo naman ni Justice Carpio, ipinaliwanag ni Marquez na ibinase lang niya ang kanyang pahayag sa sinabi ng Clerk of Court. Bigla raw itong bumaligtad nang muli niyang tanungin. Bigla na lang siya nagulat na bigla nang hindi naging sigurado. Sabi ni Maida sa amin na posible kaya dahil yun nga, like half a year ago na siya.
Ayaw na raw pag-usapan ng tagapagsalita ng Korte Suprema ang nangyari. Pero si Chief Justice Corona na mismo ang sumagot kamakailan sa mga paratang laban kay Marquez. Sabi niya na kung hindi nila nabasa yung petisyon, kung sabihin man natin na totoo hindi nabasa yung petisyon, bakit sila bumoto ng no? They could have inhibited themselves, yung ganun. May hirit ang veteranong Giorno at kolumnistang si Ellen Tordesillas sa katwiran ng Chief Justice. Siguro nun, conscience vote niya yun. Ano malay mo kung meron na siyang background before that, di ba? Kahit hindi niya nabasa, ganun, conscience vote niya yun. Sa pagkakakaladkad sa Korte Suprema sa kontrobersya na nagsimula sa Kongreso, isang maitim na balak daw ang nakikita ni Chief Justice Renato Corona. Maydas Marquez claims na yung mga umiikot na pambabatikos sa kanila ay way to bring down the Supreme Court. Si Chief Justice Corona naman, sabi niya na, alam mo, umpisa pa lang naman, di ba? Kumbaga pagkaupo niya, sinalubong na agad siya eh. Misnap siya sa inauguration, nandyan yung ikat yung budget nila, tinagurian pa silang bulag at bingi. So umpisa pa lang daw, ramdam naman niya na ayaw particularly sa kanyang liderato. Para kay Tordesillas, hindi na dapat magtaka sa mga nangyayari si Chief Justice Corona. Pinoprotektahan naman talaga nung Corona Supreme Court si lawyer. Kung sabihin ni Corona na Malacañang is out to get him, ay siguro nga in the first place questionable naman talaga yung pag-upo niya, 'di ba, yung midnight appointment. Malaki raw talaga ang problema ng Korte Suprema. Yung sa cities ba yun, sa local cities, papalit-palit na hindi mo malaman kung ano ba ito, binabayaran ba ito? Ba't ganito yung decision? Baliktad ng baliktad, hindi mo maintindihan, di ba? Na kahit na ayaw mo mag-suspect ka na kung talagang itutulak talaga ni Noynoy yung kanyang yung matuwid na daan niya at saka yung anti-graft and corruption campaign niya, dapat talaga malinis yung ombudsman at saka yung Supreme Court talaga, it's in the way eh. Ang issue daw ay hindi ang timing ng paglabas ng mga sulat ni na Justice Escarpio at Sereno na pinagsususpetsahang bahagi ng plano para pabagsakin ang liderato ng Korte Suprema. Eh ano na yan, irrelevant, kinoon pa yan. Ang importante lang is totoo ba o hindi. Yun lang, di ba? Kung totoo yun, di ignore natin. Ang kailangan daw ng paliwanag ay kung bakit mabilis pa sa alas 4 naglabas ng SQA ang Korte Suprema na pumabor kay Gutierrez. Pero ilang buwan ang binilang bago lumabas ang pinal na desisyon na pumapayag ituloy ang pag-usig sa ombudsman. At nangyari lang ang lahat pagkaraan ng banta na mismong mga mahistrado ang sasampahan ng impeachment complaint. Apat na buwan inintay ng Kongreso ha, bago naglabas ng desisyon yung Supreme Court at sinabing okay, pwede na. Bakit ganun ka pinatagal ng Supreme Court? Wala pa natang isang araw eh, naglabas agad ng ang Supreme Court at ng desisyon na sinasabing hinto nyo yan. Gilan na muna niya masyado magsalita. Gawin mo na lang. Nakikita siguro ni Presidente Aquino na hindi na nakakabuti yung pananatili ni Ombudsman Gutierrez sa pwesto